Maraming katanungan ang nakadikit sa katagang mental health. Ngayon, bibigyan natin ng kasagutan ang ilan sa mga ito. Dito lang yan sa Usap Tayo! Makakasama natin si Ma'am Josie V. Taguibaw, isang registered guidance counselor, mental health advocate, licensed professional teacher, at kasalukuyang PhD student ng clinical psychology sa University of Santo Tomas. According to World Health Organization, there is no health without a mental health. Pag sinabi kasi natin mental health, nare-realize ng tao yung kanyang full potential. Ibig sabihin, in everyday stress, kaya niyang mag-cope up. Akala kasi nila, when we talk about mental health, we are only focused on mental disorders. But it is more than that. Hindi ibig sabihin na wala kang mental disorders, automatically, mentally healthy ka na. Paano nakuha ang positive mental health ng isang tao? Of course, nag-i-start yan sa bahay. Family really plays a factor in improving the mental health of a person. When we talk about mental health kasi, it has different dimensions. Pag sinabi natin biological, the genetic factors of parents, ano yung mamamana natin sa parents natin. Another is psychological, ano ba yung personality patterns ng isang tao, paano siya mag-cope up sa stress. At syempre yung environment, yung ginagalawan niya, yung school environment niya, malaking factor din yun. Kung sa lahat ng factors na yan, okay, wala tayong problema. Paano ba malalaman na may mental health disorder ang isang bata? Unang-una kasi, may mapapansin ang mga magulang or significant others sa isang bata, diba? Sa isang tao before siya ma-diagnose. May mga tinatawag tayong externalizing, no, disorders. Meron namang internalizing. Yung externalizing, mapapansin mo na agad na aggressive siya, na impulsive siya, malikot siya, wala siyang focus, wala siyang attention. Yan. Yung sa internalizing naman, more on depression to, anxiety, within talaga. Yung mga sample ng mga symptoms na yan, kapag na-brought up na attention, consistent nakikita sa bahay, consistent nakikita sa school, consistent nakikita even in a different scenario or situation. Ibig sabihin, hindi lang sa isang lugar na nagmamanifest ang ganitong behavior. So kapag consistent yun, pwede natin siyang i-refer or i-recommend for professional or medical personnel. Usually, niro-rule out ng mga medical doctors muna. Baka may problema medically. Pag na-rule out yun, wala namang problema through lab test or what, pwede ninyong dalhin sa psychiatrist or mental health practitioner, join with a psychologist para sa psychotherapy and para rin sa counseling. Ang psychiatrist kasi, medical doctor din sila. Pwede silang mag-prescribe ng medicine if medications are needed. Narito ang ilan sa mga mental health problem na karaniwang nakikita sa mga bata. Conduct disorder. Karaniwang sintomas nito ay ang pagka-agresibo ng bata, nananakit siya ng tao, naninira ng gamit, at lumalabag sa mga patakaran ng bahay o paaralan. Anxiety disorders. Ang mga sintomas naman nito ay ang pagkabalisa, pagpanik, at pagkabagabag. Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Mga karaniwang sintomas ay walang focus sa isang gawain, sobrang likot, at pabigla-bigla sa kanyang mga galaw. Depression. Kabilang sa sintomas ng depression ay madalas na pagkaramdam ng lungkot, pagka-irritable, at mababang self-esteem ng bata. Kapag nire-report namin sa magulang ang inappropriate behavior ng kanilang anak, halimbawa, sobrang likot, nananakit ng kaklase, madalas minamasama nila ito. Paano po kaya sila maging mas accepting sa feedback na ganito? That's actually yung tinatawag natin stigma. Kapag sinabing, nilalagnat ka, punta ka sa medical clinic, no? Hihingi ka ng gamot like paracetamol kasi health yan ang pinag-uusapan eh. Ngayon, yung ganitong scenario is also a health. Ang focus lang is mental health. Ayaw kasi natin ang word ng mental health eh, no? Ang reaction ng magulang is, something is wrong with my child. So kapag ganun, kailangan ma-i-explain ito sa magulang. Hand in hand with the guidance counselor sa school, pwedeng i-explain ang situation sa magulang para mas maintindihan ano yung nangyayari sa bata. If it's left untreated, what will happen to a child is pwedeng
bumaba ang self-esteem niya, magkaroon ng peer problems, bumaba ang performance sa school. Yan yung mga negative effects. I believe that a proper psychoeducation, ibig sabihin, proper na pagkapaliwanag sa magulang, maiintindihan niya ito. Paano po maaalis ang tinatawag na stigma sa mental health? Yung iba kasi hindi talaga nila naiintindihan what is mental health. Ngayon, di ba, meron ang tinatawag na mental health law. So, kasunod niyan is the proper platform of information and awareness campaign about mental health. Diyan lalabas yung mga video clips sa televisions, pwede rin magpalabas ng mga ganun. Sa mga schools, information programs ng schools like seminars, symposium about mental health para ma-end yung stigma. Bilang isang kaklase at kaibigan, paano ko po kaya matutulungan ang isang taong may mental health problem? Pwede tayong pumunta sa guidance office at magbigay ng referral. Yun naman ay confidential. Listening. Importante yun na we listen to the problem. Kaya lang sometimes, dahil sa kagustuhan natin matulungan yung friends natin, hindi natin alam yung mga sinasabi pala natin na nasa utak lang yan. Hindi pala nakakatulong yun. Alam ko yung pinagdadaanan mo, where in fact, magkaiba kayo ng pinagdadaanan. So masabuti, you listen and empathize to your friend or to your classmates and allow the professional to handle the situation. Paano mai-improve ang mental health ng isang tao? Kailangan yung body rin natin, nire-rest din natin. Siyempre yung food, proper nutrition, tamang sleep, exercise. May mga prone to stress kasi talaga eh. Pero ang stress kasi hindi mawawala sa tao yan. That's part of life. That's why we do have these coping mechanisms. So proper coping mechanisms, ano ang pwede nating gawin sa isang sitwasyon na nai-stress tayo? If our coping mechanisms are sufficient enough to deal with the stress, mamaintain natin yung tinatawag na mental health. Siyempre, yung healthy lifestyle, importante yan. With friends, importante rin yung social interaction. Family interaction is also a big factor. Ano ang tungkulin ng paaralan sa usaping mental health ng mga bata? Kailangan i-strengthen, no, ang information awareness campaign. Especially sa guidance services office, dapat may mga seminars yan or symposium pertaining to mental health. At syempre yung counseling from time to time for mga students, yung nagro-routine interview tayo sa kanila para maintindihan natin yung pinagdadaanan ng bawat isa. Bilang isang magulang, ano ang dapat kong gawin upang mapanatiling masigla ang mental health ng aking anak? So first is unconditional positive love. Mararamdaman ng anak natin yan eh kung talagang mahal natin sila. Tanggap natin sila, hindi natin sila kini-criticize, at sinusuportahan natin sila sa kanilang development and activities. Importante yung support and love, caring from parents. Ang mental health kasing importante din siya ng ibang health services kasi kapag yan ang nag-malfunctions, the rest of your body will be affected. Your performance, your functioning in school, in your work, in your daily activities. In order for a person to really maximize the potential, yung magawa mo yung gusto mo sa tamang oras, sa tamang pagkakataon at nag-e-enjoy ka, yun yung tinatawag na well-being eh, yun yung tinatawag na happiness talaga. Yun yung gusto nating ma-experience ng bawat tao. Kita kids sa susunod nating pag-uusap, because mental health matters. Usap tayo!